Ayon sa mga alamat, nagkakaroon daw ng eclipse kapag ang bakunawa, isang higanteng halimaw, ay umaahon mula sa karagatan at sinusubukang kainin ang buwan. Siyempre, wala talagang halimaw na gustong kainin ang buwan kapag lunar eclipse. Ano ngayon ang nangyayari sa buwan kapag may eclipse? Tulad ba ito sa nangyayari sa araw kapag solar eclipse? Alamin natin. Kapag may bagay na napadaan sa landas ng ilaw, nahaharangan nito ang ilaw at gumagawa ito ng anino. Ang eclipse ay nangyayari kapag may isa pang bagay na mapupunta sa anino ng naunang bagay. Kapag ang buwan ay humara sa araw at napunta ang Earth sa anino nito, nagkakaroon ng solar eclipse. Samantala, nangyayari naman ang lunar eclipse kapag ang Earth ang humarang sa araw at napunta ang buwan sa anino nito. Habang solar eclipse, ang buwan ay nasa pagitan ng araw at Earth. Hinaharangan nito ang ilaw na galing sa araw at nahuhulog ang anino nito sa Earth. May tatlong natatanging rehiyon ang aninong gawa ng buwan. Ang umbra, penumbra, at antumbra. Ang uri ng solar eclipse na mangyayari ay depende kung saang rehiyon ng anino dadaan ang Earth. Kapag ang Earth ay nasa umbra, nakakaranas ito ng total solar eclipse. Ang umbra ang pinakaloob at pinakamadilim na bahagi ng anino. Dahil ang araw ay 400 times na mas malaki sa buwan at halos 400 times ang layo mula sa Earth, ang araw at ang buwan ay mukhang magkatulad lang ng laki kapag nakikita sa langit. Ibig sabihin ito ay kaya ng buwan na maharangan ang buong araw. Siyempre, kapag may eclipse, hindi bigla ang mahaharangan ng buwan ang araw. Una-muna ay dumadaan ang Earth sa penumbra, kung saan ang araw ay bahagya lamang na nahaharangan ng buwan. Mula sa lupa, makikita natin na nagkakaroon ng uka ang araw, tila kinagatan ito ng buwan. Habang ang Earth ay papalapit sa umbra, papalaki ng papalaki ang uka hanggang makakita tayo ng crescent na araw. Unti-unting ninipis ang crescent hanggang makarating ang Earth sa umbra at tuluyan nang mahaharangan ng buwan ang araw. Ang tawag sa bahaging ito ng eclipse ay totality. Tumatagal ang totality ng ilang minuto lang at papasok na ulit ang Earth sa penumbra tapos ay lalabas na sa anino ng buwan. Sobrang bihirang makasaksi ng total solar eclipse dahil maiksi lamang ito. Ang umbra din ay nahuhulog lamang sa makitid na landas sa balat ng lupa. Makakasaksi ka lang ng total solar eclipse kung ikaw ay pisikal na nasa path of totality. Ang orbit ng buwan ay hindi perpektong bilog. Ito ay ellipse. Sa ibang solar eclipse, ang buwan ay mas malayo ng kaunti at ang Earth ay dumadaan sa antumbra. Kapag ang Earth ay nasa antumbra, hindi buong araw ang nahaharangan ng buwan. Ang araw ay nagmumukhang hugisingsing o annulus, kaya annular ang tawag sa ganitong uri ng eclipse. Minsan, ang umbra at antumbra ay hindi umaabot sa Earth at ang penumbra lang ang nadadaanan nito. Sa kasong ito ay nakakaranas lamang tayo ng partial solar eclipse. Ang lunar eclipse naman ay nangyayari kapag ang Earth ang nasa pagitan ng araw at buwan at ang anino nito ay nahuhulog sa buwan. May mga iba't ibang uri rin ng lunar eclipse depende kung saang rehiyon ng anino ng Earth dumaan ang buwan. Kapag total lunar eclipse, ang buwan ay ganap na nasa umbra. Mula sa lupa, makikita nating mangyari sa buwan ang nangyayari sa araw kapag total solar eclipse. Bago mag-totality at ang moon ay nasa penumbra, nagkakaroon ng papalaking-papalaking uka ang buwan. Hindi tulad ng solar eclipse, hindi tuluyang nawawala ang buwan kapag totality. Sa halip ay lalabas ulit ang kabuuan nito, pero ngayon ay mamula-mula ito dahil sa atmosphere ng Earth. Kung maaalala mo sa bakit kulay ang blue ang langit na video, ang ilaw galing sa araw ay gawa sa iba't ibang kulay na may iba't ibang mga wavelength. Kinakalat ng atmosphere ang mga maiiksing wavelength habang ang red light ay tuloy-tuloy lang na naglalakbay. Umaabot ang red light sa buwan na nagpapapula dito. Ito ang dahilan kung bakit tinatawag din ang total lunar eclipse na blood moon. Ang total lunar eclipse ay pwedeng tumagal ng lampas isang oras, hindi tulad ng total solar eclipse na ilang minuto lang. Ito rin ay masasaksihan kahit saang lugar sa mundo na gabi. Ito ay dahil mas malaki ang anino ng Earth kumpara sa anino ng buwan. Kapag ang buwan ay hindi tuluyang pumasok sa umbra, partial lunar eclipse lang ang nangyayari. Pwede rin sa penumbra lang dumaan ang buwan at penumbral eclipse naman ang manggaganap. Ang penumbral eclipse ay mahirap maobserbahan. Hindi nagkakaroon ng uka ang buwan at nagmumukhang mas madilim lang ito.
Ang solar eclipse ay nangyayari lang kapag new moon at ang lunar eclipse ay nangyayari lang kapag full moon. Kung ito ang nangyayari, bakit hindi buwan-buwan nagkakaroon ng mga eclipse? Ang sagot ay nasa orbit ng buwan. Ang orbit ng buwan ay hindi kapantay ng orbit ng Earth. Ito ay nakakiling ng halos 5 degrees. Ibig sabihin nito ay madalas naiiwasan ng Earth ang anino ng buwan kapag new moon at naiiwasan ng buwan ang anino ng Earth kapag full moon. Sa loob ng isang taon, tila gumagalaw ang araw sa langit at may sinusundang landas na tinatawag na ecliptic. Ang ecliptic ay kapantay ng orbit ng Earth at nag-i-intersect ito sa orbit ng buwan sa dalawang point na tinatawag ng mga lunar node. Nagaganap lang ang eclipse kapag ang buwan ay malapit sa kahit aling lunar node. Lunar eclipse kapag ang full moon ay malapit sa node at solar eclipse kapag ang new moon ay malapit sa node. Ibig sabihin nito ay 4-7 beses lang nagaganap ang eclipse sa loob ng isang taon. Ang mga eclipse ay ilang beses lang mangyayari sa iyong buhay, kaya siguraduhin mong masasaksihan mo ang mga ito. Mayroon ka bang mga science question na gusto mong sagutin namin? Mag-comment lang! At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas maraming ag-amazing videos.